Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Magandang gabi, Sir Dudong, at sa mga listeners ng iyong channel. Ako po ay nais ding magbahagi ng kwentong katatakutang nangyari sa aming pamilya. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jam, hindi tunay na pangalan. Taga-Bisayas po ako. At para sa seguridad ng aming pamilya, ay hindi ko na babanggitin kung saan sa Bisayas kami naninirahan. Isa pong albularyo ang aking ama, na kilala sa tawag na Kadoming. Marami-rami na po siyang natutulungang tao, tulad ng panggagamot sa ilang taong may sakit, sinapian, kinulam at pati pagpapalayas ng masamang espiritu. Minsan nga, siya rin ay sinasaniban at yun ay upang makausap ng mga tao ang namayapa nilang kamag-anak sa tuwing nagmumulto yun. Sa madaling salita, hindi lamang albularyo ang aking tatay, kundi isa rin siyang espiritista. Hindi siya humihingi ng malaking kapalit sa kanyang serbisyo. Kung magkano lamang ang halagang kayang ibigay ng tao, ay lugod niyang tinatanggap. Minsan nga ay hindi pa niya tatanggapin ang bayad kapag ang taong ginamot niya ay alam niyang isang kahig, isang tuka ang kanilang pamumuhay. Matunog na ang pangalan ni tatay, kaya't hindi lamang sa magkakalapit na baryo ang humihingi ng tulong niya, kundi maging sa ilang lalawigang magkakasunod. Sinasabing may engkanto daw na kaibigan si tatay. Yun daw ang nagbibigay sa kanya ng kakayahang maggamot. Paano nga ba simulan ang lahat, Sir Dudong? Isang umaga noon, humihiyaw si tatay dahil namamanhid ang kanyang mga paa. Hindi raw niya ito maigalaw, kaya't kami at ang aking mga kapatid ay binuhat siya at isinakay sa tricycle. Dinala namin siya sa paggamutan. Ang sabi ng doktor ay paralisado daw ang kanyang mga paa. Neresetahan naman siya ng gamot at sabi ay kapag palagi ang pag-inom ay gagaling din siya. Pero umabot ng 2 buwan na hindi na siya nakakatayo. Ang masaklap pa ay palagi nang sinasabing may engkantong dumadalaw daw sa kanya sa gabi. Yun daw ang may kagagawan ng nangyayari sa kanya. Nais daw ibigay sa kanya ang kakayahang makapanggamot. Pero ang masakit, sarili niya ay hindi magamot. Ayaw daw alisin ng engkanto na yon sa kanya ang pagiging lumpo upang hindi raw makaalis. Nagpatawag kami ng albularyo at sinabi naman ng albularyo na may malakas na engkantong kumakaibigan kay tatay. Di kalaunan ay natuto na si tatay manggamot. Alam mo, Sir Dudong, kahit maraming natutulungan si tatay, kahit itinuturing siyang bayani ng ilang tao, ay labis pa rin kaming nababahala. Hindi kasi ganun kadali eh. Yung nagagawa niyang tulong sa nangangailangan ay kapalit nun ang wakasan naman ng buhay ng hindi ordinaryong nilalang. At batid naming may naghihintay na panganib sa kanya. Katulad na lamang
noong may isang babaeng dinala kay tatay. Isang babaeng kinulam daw. Yung mukha niya ay halos napuno na ng pigsa. Nakakadiri dahil nagnanana na yun. Walang makagamot sa mga ospital. Tinanggihan ang kanyang kaso hanggang sa ilapit nila yun kay tatay. Gamit ang kakayahan ni tatay, ay nakita niyang may isang taong kumuulam sa babaeng yun. Kumuha ng palanggana si tatay na mayroong tubig. Pinatakan niya ng kandila yun at namuo naman ang imahe ng isang matandang babae, si Hilda. Yun daw ang pangalan ng mangkukulam na yun, ayon sa babaeng kinulam. Ang sabi ay may kasalanan daw ang kinulam sa matandang mangkukulam. Niloko umano ng babae ang nobyo nito na anak ng mangkukulam. Dulot ng hinanakit ay nagpakamatay daw ang binata. Nang araw ding yun, ay namatay ang babaeng kinulam dahil sa labis na galit ng mga magulang ng biktima ay sumugod ang ama sa mangkukulam. Walang awa raw na pinatay ng ama ang mangkukulam gamit ang baril. Kinilabutan kami sa nangyaring yun. Akala namin ay mananagot sa batas si tatay dahil sa pagkabulgar ng lihim ng matandang mangkukulam. Lumipas ang ilang araw, wala namang humuling pulis kay tatay. Pero hindi pa din humupa ang takot naming pamilya para sa kanya. Baka mamaya maiba pang mangkukulam sa angkan nilang yon at kulamin nila si tatay. Pero wala naman. Kinausap ni nanay si tatay. Pinapahinto na siya sa panggagamot nito. Ngunit biglang nagtaas ng boses si tatay. Pwede ba hayaan niyo ako sa ginagawa ko? Naging kakaiba ang dating na yun ni tatay sa amin. Buong buhay niya ay unang pagkakataon pa lamang siyang naging ganon sa amin. May isang pangyayari na labis naming ikinatakot para kay tatay. Yun ay ang pangingialam niya sa aswang. Sabi ng lumapit kay tatay ay may bago raw na pinaghihinala ang aswang sa kanilang lugar. Ang kanilang mga alagang manok, baboy at kalabaw ay sunod-sunod na namamatay. Natatagpo ang wakwak ang tiyan at wala nang laman loob ang nabanggit na mga hayop. At yun ay kagagawan umano ng isang aswang. Yun naman ang sinagot ni tatay. Anya, may bagong mag-asawang aswang umano ang bagong lipat sa kanilang baryo. Nagkatitigan ang mga tao. Bawat isa'y nagsabi kung sino ang ilang bago sa lugar na yon. Sinabi ni tatay sa kanila na isama siya sa kanilang lugar at maituro umano niya kung sino ang aswang. Bukas na bukas din ay susunduin umano siya upang dalhin doon. Pagkatalikod ng mga tao ay kinausap namin si tatay. Tay, hindi ka pa nadadala? Nangunot ang noo ni tatay sa aking sinabi. Hindi ba't nang dahil sa'yo ay minasaker ng lalaki ang matanda at nakulong naman yun? Wika ko. Tumigil ka!
itinuturing mo bang masama ang aking ginagawang kabutihan? Nagpipigil lamang sa matinding galit si tatay sa akin. Tay, baka mapahamak ka. Aswang na ang kalaban eh. Pakikiusap ko, pero hindi niya ako pinakinggan. Kinabukasan, sinundo siya ng sasakyan upang dalhin sa lugar na yon. Sinamahan ko pa siya. Ipinag-ikot ng mga tao si tatay sa lugar na yon. Itinuro nila ang ilang baguhan sa lugar. Agad namang naituro ni tatay ang kinatatayuan ng bahay na yon. Ang isang kasama namin ay naglabas agad ng kutsilyo. Punyeta sila! Inubos nila ang mga alaga ko! Sambit nito at hindi na napigilan sa paglusog doon. Nadinig na lamang namin sumisigaw ang babae. Yun pala ay kasalukuyang sinasaksak ng aming kasama ang hinihinalang aswang na lalaki. Nakatakas agad ang babae, kung kaya't hindi nadamay sa handang pagpaslang sa kanya ng aming kasama. Labis kaming na-depress, kaya tulad ng sinasabi namin, ayun, na isama sa presinto si tatay. Inimbestigahan, kamuntikan ng makulong dahil sa gulong kinasasangkutan niya. Pero nakalaya din si tatay dahil napatunayang aswang nga pala talaga ang mag-asawang yun. Naghasik ng lagim ang babaeng aswang at nakakakilabot na katotohanang nakapatay ito ng tao. At tulad ulit ng dati, hindi napigilang magalit ni nanay kay tatay. Huwag ka kasing nagtututuro para hindi ka nadadamay. Bulyaw ni nanay. Ginagawa ko lamang ang tungkulin ko. Tungkulin? Ang mapahamak ka? Paano kung kami na lamang ang mapahamak? Galit na sabi ni nanay. Hindi na nakasagot si tatay. Napatingin na lamang siya sa amin. Tulad ng inaasahan namin, Sir Dodong, isang gabi yon, isang hindi malilimutang gabi sa tanang buhay ko ang makakita ng aswang. Nagising ako 10 oras ng hating gabi dahil sa kaluskos sa aming bubungan. Noong una, hindi namin iniinda. Pero may kakaibang tinig ang sumasabay sa kaluskos. Parang umuungol. Nakakatakot ang pag-ungol niya. Nagsalita si tatay kaya't napalabas kami ng kwarto. Nasa sala na pala siya habang nakaupo sa kanyang wheelchair at may hawak na itak. Lumakas ang pagaspas na wari lumayo sa bahay. Makaraan ang ilang sandali ay biglang binangga ng nilalang na yon ang aming pintuan. Napasigaw kami sa takot. Muling bumelo yon at sa pangalawang ulit na pagbunggo ay nabuksan ang pintuan. Isang nakakakilabot na anyo ang bumungad sa aming paningin. Kinilabutan kami, lalo na nang dambahan niya si tatay. Napadaing si tatay nang kagatin siya ng aswang. Pero lumaban si tatay. Makailang ulit hinampas ni tatay ng itak ang aswang. Umaatungal na ng malakas ang aswang
Nasaktan yun. Nagawa niyang mapaatras ang aswang, Sir Dudong. Lumipad ang aswang at tuluyang lumayo. Agad na patakbo ang mga kapatid ko kay tatay. Nag-iyakan sila. Pati si tatay ay napayakap sa kanila ng mahigpit. Ako naman agad isinara ang pintuan sa takot na muling bumalik ang aswang. Kinabukasan, kinausap namin si tatay na lumipat ng tinitirhan. Pero hindi siya pumayag. Anya, hindi daw ganun kadaling manirahan sa lugar na hindi namin nakasanayan o yung walang matatawag na sariling tahanan at lupa. Nandito na raw ang kabuhayan namin, maging ang kamag-anak namin. Sinubukan naming pilitin na ipatigil ang kanyang gawain. Okay lang sa amin na manggamot siya, pero huwag yung magtututuro siya ng mga taong mangkukulam at aswang. Ayaw naming mapahamak siya. Ito pa ang nakakakilabot ting pangyayari, Sir Dudong. Naalimpungatan ako 10 oras ng gabi. May nadidinig akong ingay at isa na doon ang pagsasalita ni tatay. Hindi na bago sa amin ang ganong lagay ni tatay. Ika nga niya, may kaibigan siyang engkanto. Ilang ulit ko nang nadinig si tatay na nagsasalita mag-isa, pero wala akong nakitang kasama niya o kausap. Kaya naging normal na sa amin yun. Hanggang isang gabi nga, sumilip ako mula sa silid namin ng utol ko. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang isang kakaibang nilalang. Malaking lalaki siya. Maitim ang kanyang kulay at walang damit pang itaas. At napansin kong walang kanal yung gitnang ilong niya. Nalaki ang mga mata ko habang nakasilip. Kabadong-kabado ako. Yun na siguro ang kaibigan niyang lamang lupa. Mas lalo na akong kinilabutan, Sir Dudong, nang bigla ay dumiretso ng tingin sa akin ng engkantong yun. Halos mapatalon ako. Agad akong bumalik sa aking kama at nagtalukbong. Hindi na naulit ang tagpong yun. Dahil sa nangyari ay medyo natakot din ako kay tatay. Sa ngayon, nasa Maynila na ako at dito na rin ako nag-aaral ng kolehiyo. Mas mainam ng malayo sa pamilya ko. Ayaw kong makitang muli ang nilalang na yon, Sir Dudong. Muli, hanggang dito na lamang po. At sana ay maihilahad nyo ang aking sulat sa inyong channel. Maraming salamat po and God bless. Maraming salamat kapatid na Jam sa ibinahagi mong kwento sa akin. At alam kong balang araw ay maiintindihan mo rin ang iyong ama sa kanyang gawain. Dahil hanggat may humihingi ng tulong ay hinding-hindi niya yun matatanggihan dahil isa siyang manggagamot. Unawain mo na lang ang iyong tatay at balang araw ay maiintindihan mo rin ang lahat. Naway, suportahan mo ang iyong tatay. Baka balang araw sa'yo ipamana ang karunungang meron siya.
Muli, maraming maraming salamat sa iyo sa pagbahagi ng iyong kwento ng iyong buhay.